Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Tinatayang 60 pamilya po ang nasunugan sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Ilang minuto lang matapos mapulang apoy, nagsibalikan din sa lugar ang mga residente. Wala raw kasi silang ibang malilipatan. Balita hatid ni Jay Sabale. Pilit ginigising na kanyang kapatid si Jerilyn Placer matapos imatayin sa kanilang tahanan ng sumiklab ang sunog sa Sitio San Roque 2, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ang mga bumbero at rescuer agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Takot lang po sa apoy. Hindi po ako nakahinga. Mila ako ng kuya ko. Sa loob ng isang informal settlers area sumiklab ang sunog. Dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang naglalagablab ang mga bahay. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang salba ng gamit. Habang ang mga bumbero, pilit pinapasok ang mga eskinita para mabombahan ng tubig ang lalo pang lumalaking apoy. Tunog kami. Oo. Dito sa may gilid lang namin yung nasusunog. Oo. Kaso malapit na, wala na kaming kundi lumabas na lang, wala kaming nasalbang. Nagising kami sa ingay. Oo. Nagsisigawan. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na tuluyang naapula bandang alauna ng madaling araw. Normal yung mayroon tayo laging difficulties pag informal settlers dahil ay light materials, mausok siya, ma-encounter din natin yung mga labas-pasok ng mga taong nanirahan sa informal settlers area. Pero ilang minuto lang matapos ideklarang fire out, agad nagbalikan na karamihan sa kanilang lugar. Wala naman daw kasi silang ibang malilipatan. Sa paunang investigasyon ng BFP, lumalabas na sa ikalawang palapag na inuupahan ng isang John J. Comora, nagsimula ang sunog, pero hindi pa matukoy ang sanhi ng apoy. Tinatayang 30 bahay ang nasunog na nakaapekto sa 60 pamilya, habang nasa 400,000 piso naman ang halaga ng natupok na ari-arian. Jay Sabale, GMA News.